Good morning mga Lodi. So guys, ito, babiyahin na naman ulit tayo papuntang Manaoag, Pangasinan. Solo ride na naman tayo. Mga nasa 51 kilometers din siya. At tansya ko, biyahin ko yun ng mga nasa 2 kalating oras. Kaya gumising ako ng 3:30 para 4 a.m. makaalis na tayo. Bali, kung wala lang sana ng curfew, alis ako ng mga 3 o'clock eh. Kaso, iniiwasan natin yung curfew ng 10 to 4. Kaya, ayun, alas 4 na lang tayo aalis, papunta dun. So, ayun, stretching lang ako. Tapos nyan, alis na. Tara guys! As usual mga Lodi, nag-start yung bahay natin dito sa amin sa Kamiling Tarlac. And then, dire-diretso lang hanggang sa marating natin yung bahay ng Bayambang. At doon, nag-picture lang ako saglit. And then, umalis na ulit. Handa mong bike ngayon. Walang ano, sa oras na ganito. Wala masyado sa sasakyan. Ayan nyo. Clear yung daan. Solo mo yung kalsada. Solo mo din yung lungkot kasi magsabi. Mamaya. So in guys, nakalagpas na tayo sa border ng Tarlac at Pangasinan. Bali, sa Bayambang Pangasinan. So yun nga, wala pa hindi pa rin sila nalilita. Pwede pa rin pumasok ng Pangasinan as of now. Pero alam ko, mas strict pa ba yung pamiling. Malalaman natin mamaya kung may ko. So guys, ayun lang naman yung iniisip. Pagkatapos ng bahay ng Bayambang, narating ko ang bahay ng Malasiki mga siguro 5:30 na yung oras na yun. Tapos kumuha na rin ako ng konting selfie. So ayan guys, maliwanag na. Bali sa part na to, kung makikita nyo, rough road siya kasi may ginagawang tulay. Bali parang nagre-route na lang siya papunta sa rough road para madaanan pa rin yung way na yun. Kaya tuloy ko na lang. Hindi naman ganong kabaan yun, mga nasa 200 meters lang siya. Ayun nga, sarado yung plan dun kasi may ginagawang tulay. Pwede tayo sa rough road naman. Pero di ba, di malapit na mo na sa ano na lang, 20 kilometers na lang. Hirap talaga mag road bike. Hirap pag road bike kasi lalo pag hindi mo alam yung daan, mabubudol ka, sarili mo, bubudulin mo. Kaya mas prefer talaga yung road bike pag long ride pag hindi mo alam yung daan. Yan guys, update ko na lang kayo mamaya. Bye bye. So ayan guys,
Sa part na to, malapit na tayo sa destinasyon natin sa simbahan sa Manaoag. Siguro sa mga oras na yan, tansyo ko nasa ano na yan, nasa 6 o'clock na yan. Kasi nakarating ako dun mga 6:15. Tansya kong layo na lang yan, mga nasa 6 to 8 kilometers. Kung mapapansin nyo, sa part na yan, wala masyadong sasakyan kasi maaga pa nung nakarating ako dyan. Tsaka hindi siya main highway, parang barrio lang siya. Kunti lang yung sasakyan, walang malalaking sasakyan. Halos mga tricycle lang talaga. Tsaka malapit na yan sa palengke nila eh. Kaya sobrang lapit na yan. Hintay na lang guys, malapit na ako. So ito na guys, after 2.5 hours na padyakan, narating rin natin yung Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sa part na to guys, nagsasalita ako kaso mahina kaya voiceover ko na lang. Bali nakarating ako dyan mga 6:15 siguro. Tapos ayan, mga nagtitinda dyan, sobrang kulit. Nakabili na ako ng souvenir pero kinukulit-kulit pa rin ako kaya medyo na bad trip ako sa part na yan eh. Pero okay lang. Pero yung mga nagpupunta siguro dyan, alam na nila yung mga ugali nila. Ayan, nakabili ako ng souvenir. Tapos yan, umalis na rin ako. So ayan guys, nakalis na tayo dun sa simbahan. Bali, ganun pa rin. Diyan ko pa uwi sa dalawang kalahating oras. Pero bago ako dumiretso pa uwi, naganap muna ako ng mga kainan.
tapos diretso na nang bawi. Guys, sa susunod ulit na video. Salamat. Bye-bye.